Muntik na kitang hindi makilala. What? It's been almost 6 years? Kailan ka pa bumalik ng Pilipinas? You did not finish college. Hindi ko natapos yung last sem. Namatay kasi yung mommy ko. Sabi sa files mo, you have no experience in new media, much less app development. Mrs. Albert, do you even own a smartphone? Well, I may not have finished college, but I majored in multimedia arts, and I was an A student. As to experience, my husband and I had a business. Sporting goods, right? Yes, I managed it with him. And then after 2 years, nagsara ang business. Right? Yes. Because of mismanagement of funds. And then, nagtayo kayo ng bar. After a year, nagsara rin to. Am I right? Damian, my husband had a motorcycle accident. Kinailangan namin ng pera para sa pagpapag... Yes, but according to the report, background investigation states that nag-away ang asawa mo at business partners ninyo because of poor decision making. So even before the accident, palugi na talaga ang business niyo. Is that right? Yes. You're applying for a job in sales. Yet nothing indicates here that you're qualified. So, Mrs. Albert, why should I hire you again? Dahil nakikiusap ako. I need a job. Kailangan ulit operahan si Damian. You applied for a job to support your husband. Lucky guy. Please. Hindi bagay sa'yo nakikiusap. Iba prinsesa ka? Or should I say... once a princess. Leonard. Mr. Jameson. Kung magtatrabaho ka dito, sanayin mo na yung sarili mo na yun ang itatawag sa akin. Does that mean I'm hired? Mr. Jameson, sir, nasagot ko na lahat ng tanong ninyo sa pre-interview. Naipa-background check niyo na rin ako. And still, pinatawag niyo ako for a final interview. Hindi ba ibig sabihin nun meron kayong nakitang potential sa akin, sir? Mirna, my executive assistant, will be leaving at the end of the month. I need a replacement. Sir, kaya ko yun. And I promise you, you will not regret hiring me. Mrs. Albert, you'll be on probation. 3 months. Tingnan ko kung magiging totoo ka na sa salita mo. This time. Yun ang gusto mo! Mukha kang Vera! Ha? Ano? Gagawin mo kung ano gusto mo gawin? Ha? You will do whatever you want? Baka nakakalimutan mo na mag-asawa pa rin tayo! May maganda ang sweldo. May medical benefits pa. Including sa spouse. Saka may character loan. Maka-advance ako para pag-surgery para makalakad ka! Yan ba yung paraan para ipakita mo na inutil ako? Bakit pagod ka na mag-alaga, ha? Diyan, dumingat ka nga. Baon na tayo sa utang. Wala na ako mukhang mayaharap na kanina dahil sa dami ng sinanla ko. Ubos na yung savings sa pagkita ng daddy mo! Bakit? Bakit naubos? Sabihin mo sa akin! Ha? Naubos dahil sa treatment dyan ng nanay mo. Dahil sa ama mo na tumakas, na pumunta sa Mexico, na hindi na nagpakita ulit. Bakit? Kasalanan ko ba? Ha? Kasalanan ko ba na wala na yung pamilya ko sa poder, ha? Kasalanan ko! Shit, Erin, ah! Shit! I gave everything to you! To save your family! Pero, hindi mo pa ni... Hindi mo ba ito magpapakita ng utang na loob? Ha? Hindi utang ng loob ang gusto ko sabihin sa'yo.
pagmamahal! Dem! Dem! For the last time, Demi, come to the States with me. We're already citizens there, and we have insurance that can pay for your reconstruction surgery. No. I won't leave my wife here. The good news is it hasn't gotten worse, Damian. Bumigay lang ang tuhod mo. Sumasabay kasama ng muscle spasms. Pero Doc, dumadalas po eh. It's a common symptom of anterior cruciate ligament rupture. Kaya nga sabi ko, we really need the surgery. Hindi stable sa ngayon ang tuhod mo. This to be followed by 4 to 6 months of therapy. Makakapaghintay po ba isang buwan, dalawang buwan habang inaasikaso? We can't wait that long, Erin. All the delays will just make Demi's condition worse. Bakit ba hindi mo kumbinsin ng asawa mo na sumama na lang sa akin sa States? Excuse me lang po. Baka mas maganda pong pag-usapan po muna ito ng pamilya. I'll be back. Ma, baka naman pwede kong magawa ng paraan na hindi masyadong matagalan. May trabaho na po ako ngayon. Baka pwede makover ng health insurance at yung sobra naman. Through a company loan siguro. Except that you're going to resign. Right? Demi, anak, why will you let Erin quit her job? Let her be a wife to you and give her a chance to return all the goodness that you did for her family. Ganito. I'm going to reschedule my flight. And I'm going to give you a chance na makapaghanda. I'm sure your dad will be so happy to know that you're going to come with me. Basta huwag mo ang pababayaan. Promise me. Misa ko na po yung bill. Sa cashier na lang po. Mirna, can you please move my 10 a.m. meeting to 11? Good morning, sir. Where's Mirna? May kinuha lang po sa HR. And yes, sir, move na to 11. Okay, thanks. Welcome. Sir? Hindi lang ako matahimik na yung nangyari noon. Alam ko mali ako. Gusto ko lang mag-sorry. You didn't have to say sorry. Because that was so long ago. Wala na yung taong gusto mong hinga ng tawad. Namatay na. I'm not the innocent, stupid Leonard you used to know in school. I'm a different person now. Ibang-iba na nga. Sige, sir. Let me just say thank you for this job. That's better. Pero baka mamaya hindi mo na ako pasalamatan. Sir. What's this? It's too casual. Make it formal. Sir. It's too formal. Can you make it casual? Sir? So you're not giving up? No, sir. Okay. Revise it. Yes! Para makashoot ka naman, sir. Oh, ba't nasa labas ka? Eh, kanina pa kita iniintay. Uhaw na ako.
parang jobless yung asawa ever since the motorcycle accident. Breadwinner si Erin. Hindi ko alam kung paano siya naging ganyan. Yung nangyari sa amin nun, pinalakas at pinatibay ako. Pero siya, hindi ko maintindihan kung paano siya naging ganyan kawasak. Well, well, well. Mukhang malapit nang bumigay, ah. Si Erin, hindi siya susuko. Malakas siya. I wasn't talking about Erin, bro. I was talking about you. Mukhang malapit ka nang bumigay. Han? Oh. Ano ba yung opisina mo? Kabago-bago mo, pinupuyat ka. Sino ba yung boss mo? I wanna talk to him. Hindi him, her. Babae yung boss ko. And besides, ako naman yung nag-volunteer. Kaya hawak nga. Ako yung nag-volunteer dahil malaki ang overtime pay. Baka naman may ka-affair ka na sa opisina nyo, ah. Hon, tumigil ka nga. Oh. Hon, nakadamit ako. Ano ka ba? Ikaw na lang. You're my wife. Bakit? Bawal ba sumama ang asawa ko dito sa shower? Han, sige na. Tapusin mo na yan. Ikaw na lang. Pagod ako. Sorry, ah.